So ayun, kanya sa mga kabagis, Jubilito TV official po at eto na naman po muli ang isang edisyon ng ating reaction video mga kalingap at kabagis. No? Pero bago po lahat, syempre po, mega love shoutout po muna kay Kuyo Val Santos Matubang, kay Ate Edna Vlogs, Kalingap Rab, Ruelo Malalag, Kalingap Netizens, Kalingap Supporters, Kalingap Subscribers, at ang ating po mga Kalingap Partners. At bago po natin makalimutan, Rachel Morales Vlogs, mega love shoutout po sa inyong lahat. So ito na nga no, mga kalingap at kabagis. No? For today's reaction video, gawalan po natin ang reaction at muli po pagbibigay ng opinion dito po sa isa sa mga pinakamainit na issue in regards po sa mga naging beneficiaries ng Team Kalingap na kinalaunan po ay nagpatigil magpa-vlog at di umano'y mas pinili po ang pag-aaral at magko-concentrate daw po doon. At ngayon, ang lumalabas parang tinalo ang Team Kalingap dahil pati po yung sponsor na supposed to being nag-pledge ay tinabla po sa Team Kalingap. Yun po yung interpretasyon natin doon. Dahil alam naman po natin, mga kalingap at kabagis, usap-usapan ngayon dito po sa mundo ng kalingap. Ito pong isyung kinapapalooban di lamang po ni Erica, bagkus ay yung kapatid niya pong si Sheila May, na kung saan di umano ay ito pong sponsor na si Sir Jun A na nag-pledge na magbibigay ng kalahating milyong piso para sa pabahay nila ay di umano ay na-impluensyahan ng magkapatid, lalong-lalo na daw po yung ate, kaya daw po binawi yung pledge na kalahating milyon kay Kalinga Prab. At dito po may mga revelasyong lumalabas ngayon sa social media, lalong-lalo na po nang galing po mismo sa kanilang tita, na kung saan ay talagang andami pong revelasyon ang nalaman po ni Kuya Val Santos Matubang dahil pinuntahan niya mismo at siya na rin ang kumbaga investigative journalism ang nangyari doon sa video upload niya noong nakaraan. At dito po ang daming revelasyon ang lumabas at ang daming mga tanong, ang daming tanong ang nasagot, ika nga, no? Na kung saan ay nung mga panahong iyon ay bakit naging palaisipan po sa Kalingap Netizens. So this will be the first time na malalaman po natin sa tita mismo ni Erica at ni Sheila May ang buong katotohanan regarding po sa sponsorship ni Jun A, paano sila nagka-contact, paano sila nagkaroon ng communication direct sa sponsor, at paano po nawakwak ng magkapatid na ito ito pong bigating sponsor na supposed to being tutulong sana. Pero tinulungan naman eh. Yun nga lang, hindi na ipinadaan sa Team Kalingap. Dinirekta na po dito po sa beneficiaries. Ito po yung nakakalungkot dito mga kalingap at kabagis. Although maganda yung intention, pero once na minsan kasi, ito yung iniiwasan nila Kalingap Rab at Kuya Val Santos Matubang, no? Na ma-impluensyahan yung sponsor ng beneficiaries hanggat sa umabot sa ganitong puntong pag nagkaroon na sila ng personal communication ay tatalikuran na po yung naka-scout o yung naka-discover sa kanila. So huwag na natin patagalit mga kalingap at kabagis, no? Panoorin na po natin yung interview ni Kuya Val Santos Matubang dito po sa magkapatid or dito po sa tiyahin ni Erica at ni Sheila May. Sheila May ba yun? Narito po yun. Kaya. Ito po ang kaibigan kong nasa bahay ngayon nila. Ano? Yung nila tita. Saka lolo po nila, ano, Erica at Sheila May. At andito po ako para bigyan lang po natin ng linaw, no, yung nangyari. Bakit po dumating sa punto na yung pabahay po nila Erica Mga kalingap, mga kabagis, no, kung kayo po ay nakasubaybay
dito po sa istorya ni Erica noon kay Kalinga Prab ay ganitong ganito po yung setup ng bahay nila na hanggang sa ngayon ay ganyan pa rin po ang nakikita natin, no? Doon sila sa taas natutulog, tapos sa baba kulungan ng baboy. Wala po nagbago dito po sa supposed to dapat matulungan ng Team Kalingap sana. Itong pamilyang ito, hindi lamang po yung magkapatid, dapat itong buong pamilyang ito ang matutulungan po sana ng Team Kalingap. Pagpatuloy po natin. Salip na si Kalingap Rab ang dapat magpatayo doon po sa pabay kasi Kalingap Angels po ba gayan? Yes, tama si Kuya Bal, no? Erica is one of the pioneer in regards po sa Kalingap Angels, no? Na isa sa mga kauna-unahang love team na binubuo pa lang ni Kalingap Rab at that time nung bago pa po magsimula itong Kalingap Angels na ito. Erica is one of the pioneer, ika nga. Dumating sa punto na binawi po ni Jun A yung pera. At yun nga po, mga Kalingap, alamin natin yung punot dulo. Ang pinagtataka ko lang, ang ganda ng plano, eh, no? Up and down. Hindi pa ba sila nakontento? Napakaganda ng design o yung plano ng ipapatayong bahay sa kanila. Bakit hindi pa sila nasatisfied doon? At talagang by means, ika nga, ay gumawa po sila ng paraan para po magkaroon ng direct communication sa sponsor. At ito na nga ang nangyari, nawakwak si sponsor ng mismong beneficiaries po. Para malaman din po natin, sino po ang mastermind? Kasi po, mayroon kami na lamang balita na siniraan po si Kalinga Pram. Siniraan siya para po mabago ang isip ni Jun A at kunin po yung pera. So, ito mga Kalinga, ito yung tita ni Erica. Ito po si tita, no? Kalat na kalat ang kanyang video ngayon online, yung live niya na kung saan ay binabanata niya nga yung e-lover group na number one bashers po ngayon nitong tita niya at ito pong si lolo ni Erica. Gandang araw po. Ano pangalan mo, ate? Jenny, paki ano yung... Yun, si ate Jenny pala. Ang mic. Ito lang sa ano. May asawa ka, ate? Meron po. May asawa. Ano ba anak mo lahat? Yung buhay po, ayan, natatlo. Ay, dalawa. Patangatlo pala ngayon. Nakuha namin yung video dun sa upload mo ba yun? Ano at ano ating dahilan? Bakit ka nag-upload ng ganun? Kaya nag-upload po ako noon kasi yung nga po mga naririnig namin, yung mga text sa social media, ako. Gusto ko pong mapaano po sa mga sa tao, mga nakakakilala po sa amin kasi nakakahiya naman po. Bukas po ay ng chichirya, mga Kalingap. Mahaba-habang reaction video po ito. Gusto ko po linisin naman na hindi totoo yung mga paratang sa amin. Ano yung mga paratang sa inyo? Yung gaya po nung sinabi po sa amin, na text po sa amin na kami daw ay mga gutom na aso. Pambihira naman tong e-lovers na to, no? Parang hindi mo malunok yung mga sinasabi nilang salita dito po sa tiyahin, no? Talagang masyado pong below the belt na mga terminology po ang kanilang ginagamit, no? Para po makapansira or makasira ng kapwa nila, tao. Diba? Nakakaawa lamang po dahil syempre po, yung mga e-lovers group na yan, kung sino man yung namumuno dyan, ay parang mga keyboard warriors po yan, mga Kalingap at Kabagis, na kung saan ay they have the will and power na makasira through online dito po sa mga individual na sabihin na natin, hindi naman po sila ganun kateki, ika nga, pagdating po sa mundo ng internet, ay talagang lalamunin ka ng mas advantage, ika nga, or mas may lamang, may alam dito po sa website sa internet, no?
mga Kalinga Pagkabagis. So magpatuloy po natin. Tinatitik sa'yo niyan? Galing po yung sa ano, sa mga grupo po ng e-lover. Ah. Yan, e-lover group na yan. Talagang mabangong-mabangong ngayon yan dito kay Tita dahil talagang siya yung, sila yung subject niya sa kanya mga nakaraang live streaming, no? Na di umano, itong grupong ito ay ang sumisira ng pagkatao nila at ng pagkatao po ng kanyang mga magulang o yung mga lolo at lola nga nitong ni Erica at ni Sheila May. Tinix kayo? Oho. Ano pa yung mga para, ano pa yung mga paratang? Kami, isang pitik lang daw sa amin, kami etiklop na. Hindi ko alam po kung anong ibig sabihin po nun, yung mga ganun. Gusto ko rin po kasi linisin din po yung ano nung magulang ko. Hindi naman po sa mapag, mga sinalabas po nila na mga text na sabi, naghahabol kami sa pera. Hindi po. Kung ang habol po nila sa ay pera ng sponsor, eh, tignan nyo naman po yung kalagayan ng buhay nila, no? Kung hinabol po nilang sponsor, hindi na po ganyan ang bahay nila ngayon. Diba? Hindi na sana sila nakatira dyan sa sawali na bahay ngayon. Pira nino ang hinahabol nyo? Yung sinasabi po nila, yung mga paratang po nila sa amin. Okay. Ganun. Kasi may mga trabaho naman po yung mga asawa po ng mga kapatid ko. So ikaw po yung tita nila, Erica? Opo. Okay. Saan ni Sheila May? Opo. Sheila May. Alam po ba si dito pumunta si Roel at nag-vlog? Para po sa kaalaman ng lahat, no? Si Erica po ay na-scout ni Roel of Malalag na kung saan ay ni-refer niya bago-bago pa lang si Dodong Roel dito po sa Dait, no? At isa si Erica, supposed to be, actually si Lolo nga ang na-scout ni Roel of Malalag, pero nabaling po ang atensyon kay Erica at doon na po nagtuloy-tuloy. At nung na-refer nga ni Kalinga Prab, ay doon na po na-content ng team ni Kalinga Prab ito nga pong si Erica. Ba? Ampo. Nung umpisa po. Sino ang binablog ni Roel dito? Yan po, mag-asawa sila pa. Sila ang si Kuya, si ano. Sakasapin naman natin sandali. Ito pala yung unang giblog ni Roel mga Kalingap. Correct. Tay, magandang araw po sa iyo. Magandang araw din. Ang pangalan mo, Tay? Miguel Sarita. Miguel Sarita. Sarita. Ikaw yung unang giblog ni Roel? Ampo. Para tulungan. Siya po. Ngayon, bakit napunta kay Erica yung tulong? Ay, di ko nga po alam. At siyang napukusan na nila Rab. Di, ang sayatan ni, ano, ni Roel, inilipat kay Rab. Parang hindi daw kayang ano. Awang ko, hindi ko alam. Yung natagpuan si Erica, parang si Erica ang, ano, parang turnover ni Roel kay Rab. Kay Rab. Kalinga Rab. So, yun. Ginawa ang Kalingap Angels. Yun nga. Ayun. So maliwanag po mga kaibigan, no, na dito ba nakatira si Erica noon? Dito po yun. Dito lumaki? Ay, dito na po sa amin yun. Okay. Nung dati pa sa kuwang kami sa Katandungan noon ay napalipat kami dito. Dito na lumaki. Kasi kasama yun palagi si Erica. Parang presko dito sa lugar nila lolo, no? Mga Kalingap at Kabagis, ang daming puno. At pag ganitong napakainit po ng panahon ay napaka-presko po yatang tumambay dito kila Lolo. Pansin ko lang naman po. Patuloy natin. Iit pa yun sa amin. Ayun na nagpalaki noon. Kami na po. Kaparal. Ngayon, nasaan sila ngayon? Ay, nasa bagong bahay na po. Nasa bagong bahay na. Iniwan na po sila Lolo. Ah, may bagong bahay na po sila. Sino po ang nagpatayo ng bahay nilang bago? Ay, sila yata po. Sino pang tumulong? Si Juan, Kuya Bal. Lala mo na yun. Nagbigay na yung pampagawa ng bahay. Ayun, ang pag-aalam ko po, yung nga pong nakausap ng sila, may yun daw matanda. Kung sino yung matandang yun. Matanda? Alam na, this. Matanda? Ano yun? Pina-blind item si Kuya Bal. Alam ba ganun? Jun A tayo. Ayun, di ba? Lumabas na yung totoong pangalan. Si Jun A. Jun A? Matanda na ba yun? Sabi po, matanda na. Ate! Senior na. Ay, ano ko lang, matanda na ba si Jun A? Tanda na po, siguro po mga 60 or 50 na gano'n. Alakita muna di pa. Baka late 60s po, no? Nakita ko na po yun. Saan mo nakita? Kasi nagpasalamat po ako rin sa kanya nung mag... Yung last baga po na
vlog ni Kalingap, ano, ni Rab, na nagbigay kay Obama ng kampa-opera ng tamata. Okay. Ay, hindi po namin alam na kakontak na pala po yun. Kontak na nino? Si Sergio May. Ni Sheila May? Mm-hmm. Biruin nyo yun. Yun ang sinasabi ko po, mga Kalingap at Kabagis, na iniiwasan po ng Team Kalingap na magkaroon po ng direct contact ang beneficiaries sa sponsor. Dahil malaki po ang chance na ganito po ang kahihinatnan. Kumbaga, nagkukuan lang po sila. Nag-iingat lang po sila sa mga possibility na pwedeng mangyari, ika nga. No? Katulad po nito, example, itong kaso nila Erica at ng sponsor na sila June A, di ba? Nagkaroon ng direct contact sa sponsor. So, na-brainwash ang sponsor. Tinalikuran na po yung naka-scout or yung tumutulong po. Okay. So, yun lang yan po yung ano namin. Nakita mo na si June A sa video? Mahaba yung buhok. Buti pa si ate, nakita niya na si June A, no? Sa mga viewers, pala isipan pa rin kung sino si June A. Pang buhok. Ayun, mahaba daw ang buhok. Yun lang po ang kwan na ibigay na clue ni ate. Late 60s na mahaba ang buhok. Taga saan kaya yun? So, may edad na. So, kasi tinatanong ko si tatay kung sino tumulong sa pabahay nila. Ang po, si Sergio May. Sa kanya pong pabahay yan. Itong kina Erica. Wala po dyan, sabi po ng mga e-lovers sa kanilang pabahay. Bakit inaangkit ng e-lovers na sila yung nagpabahay kay Erica? Eh, kinonfirm na ng tita na si Sir June A ang nagpatayo ng bahay. Kumbaga yung 500,000 na ibinigay niya kay Kalinga Prab na binawi, ay ibinigay na sa magkapatid. Yun po yung kwandon. Pero ang pinagtataka ko dito, mga Kalingap, mga Kabagis, bakit lagi pong sinasabi ng tita itong e-lovers na ito na connected po dito nga po kay Erica? Lang naman, di ba? Actually, hindi naman na ganun ka-active si Erica sa social media, pero bakit nagkaroon siya ng kwan? Group ika nga, no? At siya supporters, e-lover group. Yun lang naman pong pinagtataka ko dyan eh. Okay. Pati mga gamit ng bahay. Biruin nyo, may gamit pa pala. Diba? Okay. So, ibig sabihin ngayon, may bahay na si Erica. Sheila may kompleto ang gamit. Sila magkapatid na nakatira. Parang masyadong malaki naman yata para sa kanila yon. Kung totoo, yung mga umiikot na videos noon na kung saan ay napakalaki na bungalo na bahay noon ang ipinapakita ng isa sa mga nag-upload ng video kay Erica noon. Okay. So, ang nagpabahay niyan, si June A, hindi ang e-lovers. Hindi po. Hindi ang e-lovers. Inaangkin lang po ng mga e-lovers. Inaangkin nila na sila nagpabahay niyan. Kaya sila nagagalit kasi ayaw nilang mailabas ang totoo. Kumbaga, parang lumalabas ang e-lovers, parang kwan, no? Parang depender ni Erica. Ah, ganun ba? So, alam mo yun yung kwento? Alam ko dyan. Kasi naririnig ko din. Oo, namamarites din ng tita niya. Siyempre. Mm-hmm. Kasi nang-iisang bahay lang naman po kasi kami dito. Dito pala si Erica lumaki. Dito. Nakatira kay lolo niya. Dito. Ngayon, may bahay. Dyan sila nakatira dati, o diba? Diyan sila sa baba, madalas mag-vlog dati. Ayun na silang bago. Siya po. Di ba pumupunta rito si Erica? Mula po nung ano, nung bagong taon po na, nung last po, itong nasa ospital po kasi mama noon, pag-uwi po namin dito, wala na sila, naghakot na sila ng gamit. Mula bagong taon, so ibig sabihin, kung bago magbagong taon, January, February, March, April, ba? Maglilimang buwan na. Ganun na katagal. At ganun nakatagal nilang tinitiis ang lolo nila na nagpalaki sa kanila. Grabe naman po. Nung paghakot, last year pa? Opo, nung bagong taon pa po. Bagong taon. Siya pupunta rito, napunta naman. Biruin mo yun, no? Natitiis nila ng ganun katagal. Hindi na po. Hindi na pupunta rito. Wala ni dumalaw, hindi. Wala na pong irikan po. Talagang isinira na nila yung pintuan nila kahit kamag-anak. Pati si Sheila May. Wala na. Okay. Yung mga palabas po ng mga e-lover na... E-lover na yan? Sinesearch ko po sa Facebook, hindi ko makakita eh. Kahit dito sa kon eh. Sa YouTube, hindi ko makakita. Sa mga nakakaalam ng mga viewers po natin, no?
Paki-comment down below sa ating comment section nang makita ko nga yung e-lovers na yan. Sinasabi po nila na monthly-monthly may natatanggap si mama. Sila mama yung mga kamagulang ko. Meron? Wala. Kasi mungalingan po yan. So wala pa lang natatanggap? Wala po yan. Yun po yung gusto kong linisin po talaga na nalalaman po ng tao, binabaliktad po nila. Pinapalabas pa nila, sinusustentuhan nila yung mga, yung matanda. Eh, grabe naman yan. Okay. Kahit hindi naman. Kaya pa. Tay, totoo ba na may tinatanggap kayong pera mula, mula kay John A? Wala po, wala po. Wala kayong pera natatanggap? Wala po. Isa na yung balita na galing balita na yun na monthly meron kayong natatanggap na ayun po support. Sa mga kagrup, sa kagrupo nila. Ah, okay. Nakakalat na po. Yung kumakalat na balibalita. Eh, kakaya nga po at kaya nga ni Simasimana, supportado daw kami. Ay, buwang-buwang baya. Pero wala pala? Wala po, wala po. Nga pa hospital nga yung asawa ko eh. Di ba mga Kalingap, nabigyan si Lolo ng bangka noon? Ng Team Kalingap. Nasaan na kaya yun, no? Ang business hospital, ganyan. Sarili niya mula. Mm-hmm. So bakit kaya tayo si Erica di na pupunta rito? Awan ko po nun. Parang ayaw na kayong makita. Kasi Kuya Bal, naging, ang simula po kasi ng alitan yung maglulo na yan, yung itong last na... Ito na yung revelation. Vlog ni Sir Rob na nagpadala po si Sir John A daw po ng pampaopera ni Mama. Okay. Yun na, nagpadala daw si Sir John A ng pampaopera dito po sa kanilang, sa lola ni Erica, sa nanay niya. Po ang inumpisahan nila na nagtampo sila kay lolo nila. Bakit daw? Na dingig na dingig naman po nila sa sabi po ni Sir Rab na pampaopera daw po nung matanda tapos allowance ni Erica pag eskwela at may mga sinabi pa ay nung pag-alis po kasi nila Rab nung po magpapaopera na po si mama at kinukuha na po ng lolo niya. Ayaw na po nung bigay po nung dalawa. Grabe naman, ayaw na ibigay. Eh, yung perang yun, nakalaan po para sa pagpapaopera. Bakit tayo ibigay? Ilan ang katanungan dyan eh. Ang sabi po daw po kasi ni, ang kasabi po kasi ni Sheila may noong time na yun. Kundi naman dahil sa akin, kung di ko laging nakakausap si Sir John A, hindi naman bibigyan kayo ng perang pampaopera. Ito na lumabas, kung hindi ko naman nakakausap si John A. So inamin niya na talagang nawakwak niya si Sir John A, no? Itong si Sheila May. At isusumbat pa dito po sa mga nagpalaki sa kanya. Okay, so ibig sabihin nagkaroon ng yun po yung contact si Sheila May kay John A. Opo. Bakit niya nakilala si John A? Bakit niya nakilala si John A ni Sheila May? Meron po kasi silang mga GC. Yung problema sa mga GC na yan eh. May group chat. Tapos, okay. Meron tapos sila na yung... Dati meron po silang GC, tapos meron na silang personalan na usapan na silang dalawa na lang. Ni John A, saka ni Sheila May. At ni Erica. Okay. So meron silang private conversation, no? Pag-uusap. Kasi, yung ano yun? Yung mga, awang ko po si Sir John eh, kung ano po sinasabi sa kanya naman ng pamangking ko. Kasi yung about kay... Kasi ang nangyari po kasi yung kung anong sinasabi sa lolo niya, yun din sinasabi kay Johnny. Kaya nagdesisyon siya na wag nang ibigay kay Rab yung budget ng bahay. Kasi nga, nag-iisip din siguro na kung saan mapunta. Ay, grabe naman. Ang dami nang napabahayan ni Kalingap Rab. Ang dami nang napabahayan ni Kuya Bal Santos Matubang. Mag-aalangan ka pa ba? Magdadalawang isip ka pa ba? Eh kung ganyan ang takbo ng utak mo, ay huwag ka na magbigay kasi baka bandang huli hanapin mo eh, 'di ba? Tama lang siguro na in God's will ika nga ay hindi po talaga itinadhana na yung perang yan ay mapunta kay Kalingap Rab dahil alam siguro naman po ng Diyos na magkakaroon ng issue yan pagdating ng araw at hindi naman po nagkamali, 'di ba? Nagkaroon nga ng issue. Kaya idinirekta na lang dito kay Sheila May. Siya ang naghahawak ng pera. Siya ang nagmamanage. Kumbaga parang si Sheila May, siya yung manager ni Erica. Parang ganon. So tayo, hindi totoo tayo na meron kong pera na tanggap buwan-buwan? Ay, wala po. Wala talaga? Wala po. Huwag mo nang pilitin, kuya. Wala nga eh.
So, maliwanag po mga kalingap na walang tulong si John A. mula yung tulong nabulol na. Buwan-buwan na sinasabing binibigyan. Wala po. Wala po. Wala po talaga mga kalingap. Alam naman mo sinungaling si tatang, di ba? So, wala po talaga mga kalingap na pinatanggap si tatay. So ate, ano ang gusto mong mangyari? Dahil may mga naninira sa iyo na ano yung mga paninira sa yung iba? Ako mga kalingap at kabagis, para po sa full video at para malaman nyo pa yung mga sinasabi ni Kuya Bal na additional or mga iba pang paninira dito sa tiyahin ni Erica, ay pasyalan nyo na lamang po sa official YouTube ni Kuya Bal Santos Matubang. No? At ito nga, kagaya nga po na sinabi ko kanina, mga kalingap at kabagis, no? Napakahirap po talaga ng ganitong scenario in regards po sa sponsorship. Lalong-lalo na po pag ang beneficiaries ay hindi po puro ang kanyang intensyon, ika nga, sa pagtulong or sabihin na natin sa tulong na ibinibigay sa kanya. For example nga po, ito nangyari dito kay Erica at sa kanyang kapatid, na kung saan ay nakahanap po sila ng paraan para mamanipula yung sponsor at mabago ang takbo ng isip o ng kanyang pananaw in regards po sa Team Kalingap, at idinirekta na lang pong ibinigay yung pera sa kanila. Alam nyo mga kalingap at kabagis, kagaya nga po na sinabi ko kanina, ayan po yung iniiwasan na hanggat maaari ay huwag pong magkaroon ng contact yung beneficiary sa sponsor, dahil marami pong pwedeng mangyari dyan. It's either ma-brainwash ang sponsor or yung beneficiaries ang ma-brainwash ng sponsor at layuan po ang Team Kalingap, na kung saan ay hindi naman po makikilala ng mga sponsor yung mga tinutulungan nilang yan kung hindi dahil po sa pag-i-scout or sa pag-upload po ng video ng ating mga Kalingap partners. Di po ba mga Kalingap at kabagis, no? At sana, no, mga Kalingap at kabagis, no, makipag-reconciliation o makipag-reconciliate naman ito pong sila Erica dito po sa kanyang mga lolo't lola at sa kanyang tita. Sila lolo't lola, matatanda na yan, no? They're just enjoying their twilight years, ika nga. Pero bakit kailangan pa tayong humantong sa ganitong masyado po nating tinitiis ang ating mga elderly, na kung titignan nga po natin, kagaya nga po na sinabi nila, nagyan na po sila halos lumaki. Diba? Utang natin lahat sa ating mga lolo't lola, kung wala man tayong mga magulang na nagpalaki sa atin, ang mga bagay-bagay kung nasaan tayo ngayon, ika nga. Dahil sila yung naggabay sa'yo para masasabi po natin hindi tayo maligaw or makarating po tayo sa tamang landas, ika nga, through the guide of it's either our parents or our grandparents. Diba? Wala tayo sa kinatatayuan natin ngayon kung walang gabay na nanggaling po sa kanila. Diba? Para naman, ang hirap kasing matulog niyan sa araw-araw na meron kang kinikimkim na bigat sa iyong puso at sa iyong damdamin. Na kung sana noon pa man ay naintindihan na po yung value ng pagiging isang responsableng apo, ay hindi na po sana hahantong sa ganito. Siguro kung nakinig lang sila sa mga payo ng kanilang mga lolo at lola at sa payo ng kanilang mga tita na mas nakakatanda sila sa kanila at na mas may experience sa buhay, ika nga, dahil na-experience na nila magpamilya at maranasan ang mga pagsubok sa buhay, ika nga, ay hindi naman po siguro hahantong sa ganito. Sabi nga po nila, no, mga kalingap, mga kabagis, no, money is the root of all evil, ika nga. At ang pera po ay huwag po nating santuhin, huwag po nating gawing Diyos. Bagkus ang pera po ay gawin nating kasangkapan or tools para po may sakatuparan natin yung mga plano natin sa buhay.
Ganun lang po kasimple yan, mga Kalingap at Kabagis. Dahil kung tayo po ay masyadong pinaprioritize ang pagkakaroon ng pera, which is alam naman po natin importante yan para po tayo mabuhay sa araw-araw, lalong-lalo na sa panahon ngayon. Pero by the end of the day, wala po ang lahat ng yan, yung biyayang yan, kung hindi po ipinagkakaloob ng lumikha. Ipuwa, mga Kalingap at Kabagis. So yun, hanggang dito na lamang po. Naabot na tayo ng kalahating oras in regards po sa reaction video dito nga po sa mga revelasyong ibinigay ng tita at ng lolo ni Erica in regards sa magkapatid na ito. Ano pong masasabi ninyo, mga Kalingap at Kabagis? Legit ba ang binigay na statement ni lolo at ni tita sa kanyang mga apo at sa pamangkin? I-comment nyo po sa ating comment section, mga Kalingap at Kabagis. So yun na nga, mga Kalingap at Kabagis, na muli, maraming salamat. Nalaga sa dulo po ng ating reaction video ngayong araw na ito. Ay nasamahan nyo po muli sa Jubilito TV Official. At muli po, papalala po ang new host. Sa mga hindi po nakasubscribe sa channel, Kuya Val Santos Matubang, Ate Eda Vlogs, Kalingap Rab, Ruelo Palalag, Rachel Morales Vlogs, Kalingap Death Sense, Subscribe nyo na po ang kanilang mga YouTube channel. At the same time, muli po, naglalambing din po ang new host. Sa mga hindi po nakasubscribe sa channel po ni Jubilito TV Official, ay pakihit naman po ang subscribe button at ang notification bell para maging updated po kayo sa mga darating nating reaction videos. Ganon din po, pakifollow and like ang ating official FB page na may title pong Paksa ng Buhay, Aking Gabay, na may red banner pong Jubilito TV Official. So hanggang dito lang, mga Kalingap at Kabagis. Once again, this is Jubilito TV Official, proud member po ng Team COAS at ng Karepa Year 2024. So always say, mga Kalingap at Kabagis, peace, God first, God bless po. Bye-bye!